Yun o, thank you po Papa G sa walang sawang pag-ulan ng blessings dito sa ating mumunting ibunan. Meron naman po tayong palabas na 3 pieces o pala yung iuwing na to, split pale follow. Ayun o, kita na yung pagka-iuwing niya gawa ng ano eh, mabulak sobra. Tapos yung pagka-markings ng opaline niya, kita ko na kagad. Ayan. Salamat po. Yun o, what's up mga kaibon at kagulong, welcome back dito sa ating mumunting channel. Bibihira tayo makapag-upload ng ating mga videos, pero ganun pa man, maraming salamat sa inyo lahat at di kayo nagsasawa na tumutok dito sa ating YouTube channel na kaibon at kagulong. Tapos yun, update ko lang po kayo mga kaibon at kagulong sa ating ano, nakaraang na second wave ng pre-raffle. Yun, yung mga nanalo po natin, nagpa-unlock po sila ng mga isa na, mga video na kahit sabihin natin na maiksi lang, pero andun yung pasasalamat tsaka yung appreciation nila sa ating mga prizes. Kumbaga nakakataba talaga ng puso. Tapos guys, kung bago lang kayo sa ating munting channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, tsaka subscribe, tsaka pindutin po ninyo yung bell notification button para palagi po kayo updated sa mga videos na ating i-upload, malay nyo, sa third wave natin. Yun nga po pala, special announcement nga pala, by December, plano ng Team Kaibon at Tagulong, magpapa-third wave tayo ng pre-raffle. Hashtag pre-raffle po yan, ha. Yan. And then mamaya, makikita nyo yan, mga slides na. Nakakataba lang ng puso at mga nakakapag-share tayo ng ating mga materyales. Napapasaya nila, napapasaya natin sila kahit na mumunting paraan pagbibigay natin ng mga materyales sa kanila. Kasi nga naman, may mga nanghihingi, hindi naman natin kayo mabigyan isa-isa, kaya dinadaan natin sa mga para-raffle, pero libre. Yan. Tapos tara, samahan nyo ako, silipin natin yung mga bagong parisan natin, mga Project Lupino Opaline, Project Pelfalo Opaline. Kumbaga yan yung mga ingin sa market. Tara, samahan nyo ako guys, silipin natin ang ating mga bagong parisan. Tapos kung maaalala nyo yung kay Lola, binaklas ko na silang mag-Lola, may bago akong pinari sa kanya na ano, line breeding rin siya, line breeding kasi pinsan niya yung pinaris ko sa kanyang Parblue, Violet Parblue Opaline na hen. Ayan, tingnan natin kung, bali nagpapalihan na sila ngayon, nagme-mating na, silipin natin sila. Tapos, kung maaalala nyo guys, anong buwan yun, ano, nag-pendulong kami rito? Kami ni Albert Morta, eh hindi, Algebert. Yun, di ba sabi ko sa inyo, hindi mag-iabot ang December, mag-ingitlog na. Yan guys, ipinendulong ko. Na pendulum hen, tsaka pendulum cock, yun, nag-itlog na last, basta hatch niya is ano, ngayon November 11 or November 9. Ayun guys, kumbaga napatunayan natin na hen at tsaka cock siya, kasi sinilip ko yung itlog nila, nag-cuddling ako, fertile sila. Kaya silipin natin, kumbaga tsumamba or ayun ko, yung sa pendulum ha, basta pagka kailangan nyo ng talagang legit na ano, pa-DNA nyo pa rin, hindi ko ina-advise masyado yung pendulum. Kung mga tinesting lang namin, sa akin talaga nag-ano siya, proven talaga. Tara, samahan nyo ako. Silipin natin yung mga breeders natin na 2022, tsaka yung mga bagong parisan natin. Nag-back-to-back pale follow pala din tayo, mga kaibig. Siguro, tara, samahan nyo ako. A little longer than a few minutes later. Guys, tara, nandito tayo sa ating munting ibunan. Papakita ko sa inyo ang ating line breeding. Muna tayo sa line breeding. Tara, silipin natin. Kung maaalala nyo, ito yung pinendulum ko ng Violet Parblue Ewing Opaline, split pale follow siya. Tapos yung pinaris ko sa kanya, di ba? Blue Ewing o Blue Ewing possible split pale follow. Bale, project din natin dito. Sex link hen na opaline pale follow. Pag nag-visual siya, sex link hen. Ayan o. Bali, may tatlong egg na sila. Ayan yung hen. Pinapakita ko lang na, kumbaga, nag-effective yung ano, yung pendulum natin. Kasi nung sinilip ko yan sila, nag-fertile yan. Tatlong egg fertile. Bali, ang date hatch niya is November 8 niya. Mali, sabi ko kanina, November 11. November 8, ang expected na hatch date nila.
And then itong ating bagong parisan is nag back to back opaline pale palo tayo. Te-testingin, oy. Winter na. Ayan, ito sila, back to back opaline pale palo natin sila. Titingnan natin kung ano yung outcome ng back to back opaline pale palo. Ayan, yan sila mga kaibon at gulong. Oh my God! Tignan natin yung outcome nila kung makakabuhay ba tayo ng 100% opaline pale palo. Tapos ito, andito naman tayo sa line breeding. Ito ang ating line breeding na tinatawag kasi. Ito yung dating magkapare si Lola. At saka yung apo niya. Ngayon, pinarisan ko siya ng pinsan naman niya. Na Violet, ayan, Violet Opaline. Ayan o, bali magpinsan siya kaya tinatawag pa rin natin siya na considered na line breeding. Sana maganda rin yung outcome ng kanilang ibubuga. Ito walang dugong pale palo itong mga to, walang dugong ino. Ayan, ayan yung mga bago natin ng mga parisan. And then ito naman, project natin dito is Lutino Opaline. Itong kak na to is split opa, split ino. Pinarisa natin ngayon siya ng Lutino hen. Pag nag-visual to, ang iaanak naman nito is ano, Lutino Opaline na sexlink hen. Ayan, nagmi-mating na rin yung dalawang yan. Ayan sila. Sana makapagbuga tayo ng ganong mutation. Lutino Opaline. And then ito yung ano, ito yung mga soon to be breeder natin ng 2022. Ayan, mga Lutino, ayan mga ano, opaline yan, split pale palo. Meron tayong green opa, possible split pale palo. Meron tayong far blue opaline, split pale palo, far blue ewing opaline. Ayan, katabi niya. Ano rin yan, split pale palo rin yan. Tapos blue opa, split pale palo yan. Ayan sila. Tapos meron din tayong ditong green, green ewing. Ayan, green ewing siya na possible split pale palo rin to. Ito mukhang kakto eh. Ipendulum natin yan sa mga susunod na araw. Pero ayun, isang yun na nakatakungku sa dulo. Split opa to, split opa, possible split pale palo. Ayan, mababait itong mga to kasi dati kong handpeed yung mga yan. Pero proven sa akin na pagka handpeed ko yan, ang gagaling talaga bumuhay ng mga anak nila. Ayan sila. Tapos yun nandun sa dulo, kapatid yan ng opa na yung pale palo natin. Ano siya, possible split pale din siya. Kung magka, possible split opa. Ayan po ang ating mga mumunting pabuga na soon to be breeder natin ng ano, 2022. Ayan o, diba? Opaline yan. Ano, bio opaline split pale palo. Ito, kapatid niya yan. Magkapatid niyan, ibang-ibang clutch lang. Nauna to kasi tiyan mo magiging proven breeder na siya. Ito naman yung mga pangatlo or pang-apat na sunod sa kanya. Kasi iba mga na-out natin eh. Nagtitira lang tayo ng mga pang-materialis natin dito para kahit papano, yung pala-advise ko sa inyo, huwag nyo lahat i-out yung mga paanak ninyo. Magtira rin kayo para may maiiwan sa inyong mga materialis. Ayan. Ito, kapatid din ito ng ano, ng opa pale. Green na to. Green opa, possible split pale. Tingnan niyo naman yung ulo niyang galit na galit oh, lalo pagka nag-molt yan. Ano, nagliparan na sila. Pero okay lang yan, nandyan lang naman yan. Hindi yan mag-aalisan dito. Ayan sila. Tingnan niyo yung ulo niyang galit na galit sa pagkapula. Tapos and then bago pala binaklas tong pares na to, may anak sila nung asawa niya dati na bio post pale. Ang tatay yan si 4-in-1, may paanak tayo ngayon na ano. Mga opa ewing.
Yan, bali dito ko pinoster yung mga anak ng ating 4-in-1 tsaka ng Bayo Panahin. Yan, ang bali naka 5 clutch ata sa akin, hindi nag-visual kaya binaklas ko. Patay! Yari! Wala, hindi na, di tumalab yung ano eh. Ito yung anak nila, yung dalawang white beak na yon, mukhang E-wing na ano. Oh my God! Bayo E-wing o pala yun. Yan, stick tail follow yan. Tapos dito naman, itong isang to naman, anak to. Nung green opa, stick tail follow, tsaka cobalt blue E-wing, stick tail follow. Kaya siya yung sexling hen na, possible stick tail follow na lang to. Itong green naman, ito naman yung to, yung totoong anak nilang dalawa, ibon namin ni ano, ni Boss Kane Medina. Yan, isa lang untunay niyang anak, tatlo yung pinoster niya. Yan, sana makasurvive pa. Tas guys, ito ha, nagpalit ako ng ano, nesting materials nila kasi ilan yung tumumba sa akin dito. Tila tatlo or apat. Doon sa ibang nest box, ganun din, gawa ng madumi na yung ano nila, nakakain siguro ng inakay. Ito naman yung iba kong anak nito, mga post-pail din to. Anak naman itong green, sure speed ko pa, speed pail, tsaka blue, speed pail. Ayan naman sila. May visual dyan na isang pail palo, the rest is green na, mukhang may mag-o-panahin pa. Wala, nakakain yata ng ano, nasa dulo yung visual pail. Yeah, may pail palo dyan sa dulo. So yun mga kaibol at tigulong, hanggang dito na muna tayo. Abangan nyo ulit, by December magpapa-third grade tayo ng pre-raffle. Pre-raffle yan ha, pre-raffle mga kaibol ulit ng mga materialis ang ating mga ipamigay. Basta huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, pindutin yung bell notification button para palagi updated sa mga videos na ating i-upload. Yo, what's up mga kaibol at tigulong? Yon, panoorin na natin ang mga slides ng ating mga lucky winners sa kanilang mga pasasalamat. Halika, panoorin natin. Let's go! Yun o, bali siya po ang nag-claim. Bali mami siya ni DM Saginsin, tsaka anak po siya ni Madam Lisa Rondilla. Congratulations po, Madam Lisa and DM Saginsin. Thank you so much po sa Saginsin family. From Binangonan Rizal po sila. Thank you so much po sa suporta. Huwag po kayo magsawa. Salamat po. Salamat, Sir Anmel, sa napanood namin ibong mag-apo. Thank you very much. Sana lumawak pang iyong ibunan. Kaibon Kagulong! Bye! Wala pa. Yo, boss, mga kaibon ng Kagulong. Ito yung father ni Carla Yaiba. Yon, ito yung nanalo ng ano, second to the last prize natin ng ano, split opa, ay split ino, split opa pagka nag-cock. Okay boss, kukunin lang natin yung ibon ha. Diyan na kayo kasi may nagre-record dito eh. Okay. Okay, kukunin natin yung ibon ng second to the last prize ng winner natin, split ino, split opa pagka nag-cock. Yan na, nakuha na natin yung ibon niya. Oh. Boss, bali ito, ang invitation nito ano, split ino, pagka nag-cock po siya, ano, split opa. Congrats po ulit sa anak nyo. Alagaan nyo po mabuti. Kumbaga, rin din sa vlog mo. Oh, maraming ngayon, maraming naggagawa niyan, materialis pa lang, pero sa atin, pinamigay na agad natin. Kaya, kumbaga, malamang ko po, saka, ano, lamang si sakak. Alamang siya. Hindi pa siya prove it. Hindi pa siya, 3 months mahigit pa lang siya. Laki, no? Opo, pero ano, tingin ko kak yan. Palagi na nanalo si Ivan. Kaya nga eh, congrats sa Ivan. Kala ko nung una, babae siya. Sabi niya, lalaki po ako sir. Ano, para isa niyo lang siya ng ano, Lutino Hen. Talagang panalo. Congrats sa Ivan, salamat. Thank you sa parapol. Okay, kay Ibon at Tagulong. Okay, tayo, salamat po. Thank you. Alaga kalapati ka rin pa? Ay wala. Dati, pero ngayon may doon, pero hindi mga pang-racing. Okay, boss, thank you.
Good morning po mga kaibon at kagulong. Nakuha ko na po yung pinangapol ni Sir Kaibon at Kagulong na split opa, split in if kak. Yan. Diyan po muna siya hanggang wala, di pa po nababenta yung ina. Salamat po, legit, legit. Yun siya naman po si Madam. Bali siya po yung nag-claim ng prices ni Boss Albert Mores. Bali, give birth na rin sa kanya ng kanyang tito. And then, pakinggan po natin ang kanyang simple message. Hi, thank you po kay Boss Arnel and sa Kaibon at Kagulong TV sa Parakeet Lovebirds. So, ayan.